Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. I'm Lynn Shin. Ang gaganda ang video natin for today ay isi-share ko po sa inyo kung ano ang nabili ko nung nag-work ako sa construction. So yung iba, hindi naniniwala. Ikaw magko-construction, ang payat-payat mo. Wow, payat. Medyo tumaba na ako. Dati nung nag-construction ako, siguro ang timbang ko is nasa 47-48. So, mapayat talaga ako. So, that time nga, nung pumasok nga ako, syempre wala akong alam, tsaka wala akong chikara. Alam, chikara, power. Chikara, power. So, that time pumasok ako, parang extra-extra lang muna ako. Maglalagay lang ako ng parang yung tornilyo, iikot-ikot ko lang. So, madami kasi yun. So, yung sa bolt, yung magagawa ng, ano, ng kisami. Pag mga building kasi, naka-bolt yun dahil sa mahaba yung ano, ibig sabihin ano ba ito. Basta yung paggagawa sila ng kisame, may mga bolt yan. So ako yung tagagawa, tagalagay ng mga midi. Midi ba tawag dun? Tornilyo? Ano ba yun? Hindi ko alam. Basta midi ang tawag dun. So dati ako muna tagalagay, tapos ngayon, unti-unting natututo ako, unti-unti akong tinuturuan. So dumating na yung time na tinuruan na ako mag-cutting. Yung mag-cutting ng board, ang trabaho talaga namin is maglalagay ng kisame, maglalagay ng dingding. So, building. Usually, mga building talaga yung mga pinagtatinitira namin. Yung mga, lalo pag mga bagong building, yung dati sa Nagoya, yung pa-curb na building, dyan, tagal namin dyan. So, ganun yung mga minsan naman yung maliliit lang, minsan naman ano, pero usually malalaking building talaga yung pinapasukan namin yung mga bagong gawa. So yun, unti-unti akong natuto, unti-unti akong tinuturuan, pero grabe po talaga ang bigat, kaya yun po nagkaroon ako ng muscle. At saka ang ganda ng katawan ko noon dahil ang abs, habang nagbibitbit ako ng mga mabibigat na ano. Kasi hindi naman pwedeng babae ka pag girly-girly ka na lang doon. Talagang trabahong lalaki. So ngayon, kung anong buhat ng lalaki, syempre hindi mo naman talaga kaya yun sa kanila. Pero yung board na 15, isa lang ang kaya ko doon buhatin. Pero pag mga 12, hindi, parang hindi ko alam kung kaya ko ba yun. 12 ang kapal. 12. Pero pag mga 6 yun, kaya ko na yun ang dalawang piraso magbuhat. Kaya grabe ang muscle ko talaga. Doon talaga siya umano, doon talaga siya lumaki. At saka ang trabaho ko doon, minsan alam niyo na try ko talaga magtrabaho. Magtrabaho kami ng 24 hours. Pero syempre nagbe-break time naman. Pero alam niyo yung sobrang bigat ng ginagawa namin. At saka 24 hours, walang tulog. Grabe, nanginginig yung katawan ko sa pagod. Sobra pagod. Siyempre, wala pang tulog. Pero, yung alam nyo naman yung... Alam nyo po yung pagod ko na yun. Worth it naman. Kasi nakabili ako ng bahay. Nakabili ako ng bahay. Sa susunod, isi-share ko pa sa inyo kung ano may mga nabili ko. Wala po talaga yung bigay ng hapon. Walang bigay dyan ng hapon. Dahil kung magaling lang akong manghot-hot, alam na this. So, kung anong mga meron ako sa Pinas, i-share ko po sa inyo, yun po ay pinaghihirapan ko. Lahat ng, kasi sabi ko sa inyo, ambisyosa ako, pero hindi ako manggagamit na manggamit ako ng tao para matupad ko yung mga ambisyon ko. Hindi. Pinaghihirapan ko po lahat yun, lalo na yung bahay ko. Yung pinaka malaking na ipundar ko ay yung bahay ko ngayon sa Antipolo. Dalawa yung bahay ko sa Antipolo. Meron akong row house, tsaka meron akong single detached. Pero yung single detached na yun talagang pinaghirapan. Lahat naman pinaghirapan ko, pero yung nag-construction kasi ako dun sa ano, yung sa Maya Alta, sa Crown Asia. Sa Crown Asia ako nakabili. Alam nyo po yung ambisyosa ka. Ambisyosa talaga ako. Pangarap ko talaga magkaroon ng bahay ng... Oh, nagkaroon na nga ako ng bahay doon sa Robinson's Homes. Ngayon, wala. Nangarap pa ako maging mayaman na hindi ko naman kaya. So, wala lang. Nangarap lang.
So yun po, nagtrabaho ako sa construction at yun isi-share ko pa sa inyo kung gaano kabigat. Alam niyo po, one time na gusto ko nang sumuko, iiyak na ako kasi minsan hindi naman porking magbuhat ka lang doon. Gagamit ka din ng utak lalo na pagdating sa cutting. De syempre hindi ko naman kayang umakyat sa mataas na ano kasi magdadala ka pa ng mabigat at magtutornilyo ka pa. Hindi ko na yun kaya talaga. So ako yung natutuka sa cutting. Ngayon, syempre pag binibigay sa iyo mat ang ano doon eh. Bubo sa mat. Sa mat ang ano doon gagamitin mo talaga yung mat minus yung ano basta magagamit mo yung numbers doon. Eh, pag mahina-hina ka, hindi mo talaga kaya. Ibig sabihin, hindi mo mag-gets. Nung una, inis na inis ako pa, hindi ko talaga mag-gets. Nakikita ko yung itsura, nakikita ko yung sinasabi sa akin, dinodrawing ko. Nakikita ko yun. Yung pala, pag inano ko, pag kinabit pala doon, baliktad. So, syempre, iba na, hindi naman pwedeng baliktaran kasi iba yung pangharap, iba yung pang ilalim. Ibig sabihin, yung pantago, pangharap, front, back, iba ang texture ng board. So, kailangan, hindi ka magkakamali. So, yun, syempre, hindi pa ako sanay. Ano, baliktad. Syempre, mahal nun eh. Hindi nagagalit yung amo ko. Sa sobrang galit, sinuntok ko talaga yung board. Sabi ko sa iyo, sabi ko sa inyo, talagang maga yung ganito ko. Tapos, kasi minura-mura niya ako. Tapos, naggalit talaga ako. Ginawa ko, sinuntok ko yung board. Tapos, binalibag ko yung helmet ko. Tapos, umalis ako. Tapos yun, inamo rin naman niya ako. Kaya yun, bumalik din ako. Kasi yun, ang dami ko talagang luha na naubos doon sa trabaho kong yun. Kaya yung bahay ko na yun, sobrang mahal ko. Kaso lang ngayon, talagang pangit na siya dahil, pangit na siya sa labas dahil walang pintura. Ibig sabihin, ang pangit na ng pintura, hindi ko na pa-renovate kasi syempre, ang hirap na ng buhay. Wala na rin. May trabaho man ako ngayon. So, part-time lang, kulang. At syempre, sinusupport ako kay nanay ko, mga bagay-bagay. Syempre, at saka hindi na mayaman yung asawa ko rito. Sumutulong din ako ng pag- kulang. Pero alam ko, hindi naman kulang yung bigay niya. Ano lang talaga ako, hindi ako magaling mag-budget. Yun lang po. Magkape nga muna tayo. Kaya sa mga nangangarap dyan at mga panghusga, kasi dati yung bahay ko kasi na yan, ang tagal kasi matapos. Dahil syempre, yung hinuhulugan ko pa siya monthly, tapos nung, kasi kinuha ko siya ng 2 years to pay, kaya parang yung ano niya, yung amount lang niya is nasa cash amount lang siya, hindi siya utang. Pero pwede mo siyang hulugan ng 2 years to pay. So, hinuhulugan ko pa yun. Kasi may naipon ako noon na pera. Ngayon gusto ko magpatay ng apartment, hindi na yun natuloy. So, ayoko naman mawala yung pera na yun. Dahil alam mo naman ako, may manghingi ito, may hingi doon. Wala, puro bigay. Parang senador. Kaya ang nangyari, kailangan may mapupuntahan tong pera na to. Kaya paano siguro nasa ano naman yung hawak ko that time na umuwi ako. Mga 500. So, nagamit-gamit ko na. Nasa 300 plus na lang. So, kailangan ko na talaga tong may mapuntahan tong pera na to. Kaya yun, nag-decide akong kumuha ko ng bahay sa Crown Asia na medyo lumaki-laki naman. Kasi yung bahay ko dati na maliit. Pag umuwi ako, discourage kayo magkasya. Alangan naman ako lang matutulog na nakatuwid. Di, syempre, tiis. Kaya, kailangan ko talaga ng bahay na medyo malaki-laki. Ayun, mangarap lang. Tapos, yun nga, kumuha nga ako ng bahay sa Crown Asia. Ang lot area talaga nun is 60 lang. Tapos, ang lot area ng house is 60 lang. Tapos, ang lot niya, 120. So, ang ginawa ko, pina-extend ko siya. Kaya, lalo siyang tumagal. Eh, syempre, mayayaman yung mga tao dun. Sabi nga, ano ba yung bahay na yun? Panachismis na nga ako nun. Ano ba yung bahay na yun? Tagal-tagal matapos. Talagang years talaga siya. Ilang years. Bago natapos. Kasi, syempre, nung pagkatapos ko magbayad noon sa bahay na yun, pagkatapos kong magbayad, pina-extend.
pinaayos ko na naman. Ibig sabihin, hindi ko pa yung tinirhan, pinaayos ko muna kasi gusto ko mang malaki. Hindi naman totaling malaking-malaki. Pero at least, pag uuwi ako, pupunta yung mga kamag-anak ko, hindi na kami minsan dati, nagsasalitan kayo matulog. Ang dami namin nagsasalitan kayo matulog, pero siyempre natulog ako muna. Pero hindi ako nakatuwid ha, kasi maliit talaga, as in maliit. Yun, pinaupahan ko na siya ngayon, sobrang liit. Kaya yun, gusto kong magkaroon ng malaki, kaya yun, pina-extend ko muna. Yun, tumagal na naman ng years dahil bawat sweldo ko, yun lang nagpapagawa. Pag naubos ang pera, stop na naman. Kaya hindi ko talaga sasabihin nilang gano'n na, ba't di ka kumuha ng contractor? Siyempre, ang gusto ng contractor, yung tuloy-tuloy na trabaho. At ngayon, sawa ng Diyos, nakakuha ko ng contractor din na kaibigan at kilalang kilala, wali din. Ewan. Hindi ko alam. Tsaka hindi pa maganda yung mga gawa niya, so wala naman tayo magagawa. Ayan na. Magsisihan man tayo, tsaka wala na, bahala na siya. Si Lord na bahala. Kaya yun, ang pangit na ng bahay ko na yan, pero at least may bahay ako. Thankful pa rin ako. Dumating na nga yung time na talagang gusto ko na siyang ibenta kasi parang hindi ko na siya kayang imintin, pagandahin. So, bininta ko na yun. Dumadating yung time na may buyer na talaga, talagang excited. Kasi pangit naman sa labas. Maganda, maganda pa naman kahit paano, maganda naman sa loob. Yung sa loob nga, akin lang yung mga design-design na yun eh. Tapos ngayon, ang nangyari, dumating yung point na talagang gusto ko na siyang ibenta at may buyer na. Ewan ko bakit pagdating sa ganun, umaatras na ako. Talagang hindi ko siya kayang i-let go. Talagang ewan minsan. Tapos meron pa akong lahat na nakuha na at paano no, kahit tumagal man yun, nakuha ko rin yung bininta rin sa akin, yung may lot area dyan na ano, na yung wala siyang ano talaga bahay, lot lang siya. So, yun, kinuha ko din, binayaran ko na naman yun. Tumagal din naman yun ng ilang taon ko din yung binayaran, 2 years uli. Parang ganun nga, 2 years uli. So, kahit paano, nabili ko siya ng 2000, natapos ko siya ng 2006. 2006 ba yun? Parang natapos ko siya ng 2006. Tapos yun, 1 million ko siyang binili. Kahit papano, i-share ko po sa inyo kung napakinabang ba siya. Eh, hindi. Sa soon kong video, i-share ko po sa inyo. Pero thankful din ako na hindi nabinta. Dahil that time, pinackage ko na yun. Yung lot area ko, yung bakanting lote ko, at saka yung bahay ko, pinackage ko na yun. Kasi ayoko na talaga. Yung parang, wala naman ako sa Pinas. Aanhin ko yan. Nandito naman ako sa Japan. Aanhin ko yan. Pero, hindi talaga ipinagkaloob na talagang i-let go ko. Parang may humaharang. Talagang nasasaktan ako pag nawawala siya. Iba talaga pag pinaghirapan mo, no? Parang ang hirap mo talagang bitawan pag pinaghirapan mo talaga. So, kahit papano, sa ngayon, kung kikita na yung aking bakanting lote kasi meron akong ginawa doon, kahit paano, makaipon na ako at saka nakagraduate na yung aking anak-anakan. Yung anak-anakan, yung aking baby girl. Yung aking panganay. Kahit hindi sa akin, magagalit ang nanay. Nakagraduate naman na siya uli. So, pag nagkatrabaho na siya, mapupunta na naman sa akin yung ano, yung renta ng bahay ko. Yung bahay ko sa Robinson. Pinarentahan ko na kasi yun. No? So, kahit pa paano makaipon-ipon ako. Tsaka dito kasi parang hindi talaga akong makaipon. Pero lumalaki na yung anak ko, pwede na ako mag-full-time. Pag nag-high school na siya, mag-full-time na ako. Yun ang plan ko. So, baka mapaayos ko na yung bahay ko. Kaya thank you Lord at hindi ko rin bininta. Kasi that time talaga gusto kong ibinta. Pero ibinta ko siya, ibibili ko rin uli. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng income. Kaya parang, ano ba yung bahay ko kung gusto kong yung pinagbintahan ko, ibili ko rin ng mga maliliit na row house. Kasi ngayon lang ako nagka-idea na sana pala nabili ko yung bumili ako ng row house noon isang hilira. Wow, tara, yayamanin ka girl. Kaya mo yun. Siguro that time kaya ko yun hulug-hulugan. Kaso lang, ewan ko, takot ako mangutang. Takot talaga ako mangutang. Tsaka ayaw ko talaga may binabayaran ako monthly. Yun, ayaw ko may obligasyon. Kaya yun, takot ako mangutang. Kaya, ngayon pinagsisihan ko yun, dapat mga time na yun ay nakabili ako ng row house na kahit ilang pinto, diba?
kung meron ako dati, kung meron akong dating apat, limang pinto, ba, buhay na buhay, okay lang na kumikita ako siguro kahit paano, kumikita na talaga ako. Kasi kahit yung bahay ko noon sa Robinson's Homes, ngayon kumikita na rin siya kahit paano. O diba, mapapakinabangan ko, kaya yun. Pero ngayon hindi talaga na-let go yung bahay ko, pero okay lang. Hayaan mo na at least may bahay ako doon. At ngayon, pandemic, diba? Maraming walang bahay, maraming nangungupahan, hirap magbayad. Ako, kahit papano, meron. Kaya, proud din ako sa sarili ko na nagkaroon ako ng kung anong meron ako na ipundar sa Pinas at hindi ko talaga yung pinanghihingi sa mga hapon. At wala akong nilokong hapon para magkapera ako. Yun. Proud lang ako na may mga nabibili ako na hindi ko talaga hinihingi sa hapon. Na ibig sabihin yung may hapon akong huhututan para lang mabili ko yung mga gusto ko. Wala po akong ginawang ganun. Sa mga naniwala, salamat. Sa hindi, it's okay. Okay lang. So yun po, lahat naman po ng mga ngarap, pag magpuporsige ka at pagsisikapan mo, matutupad din. Huwag ka lang mangarap ng sobrang taas dahil talagang lalagapak ka. Charot. Yung alam mo namang hindi mo talaga kaya. So, yun. Kasi nung sa construction ako, malaki yung sweldo ko. Hindi naman totaling malaki. Yung sweldo ko nung araw at gabi ako nag-work, parang katumbas, parang kasing laki lang din ng trabaho ko sa construction. Kaso lang, yung trabaho ko naman dati na araw at gabi ako, magpapaganda ka kasi nagtrabaho ko sa gabi, diba? Magpaganda ka, magpa-parlor ka, damit, sapatos. So, kailangan mong bumili, kaya parang ito ang mamahal. Ngayon, parang minsan napupunta lang doon sa kaartihan mo yung sweldo mo. Minsan kulang pa. Eh, doon sa construction, wala ka ng makeup eh. Wala ka ng pang-arte. Hindi ka na magpa-parlor. Minsan nga lang ako doon nagpa-parlor, maba lang buhok ko. Yun, tali mo lang. Talagang as in lalaki ang purma ko doon. Yun nga lang, naiisip nga ng nung dati na hindi pa talaga nila akong kilala. Parang anong ginagawa ng babae na to? Ang payat mo, anong gagawin? Anong kaya mong gawin dito? Kaya minsan, sinasabihan nga ako ng yung may mga security guard kasi doon sa building, di ba, yung magtatrabaho. So sabi niya ako, bakit ka nagtatrabaho dito? Pwede kang mag-work sa snack. Sabi ko, dati na ako doon, hayaan mo na ako. Sayang yung beauty mo, ba't dito ka nagtatrabaho? Sabi yung beauty mo, dito ka nagtatrabaho, okay lang, at least sumisweldo naman ako. Maganda naman yung sweldo ko, kaya okay lang. Kaya nung time na parang bumagsak na yung Japan, talagang nagmura, pati binabaan na yung sweldo ko. At ano pang gagawin ko dito? Kung bibigyan mo lang naman ako ng maliit na sweldo, huminto na ako. Tapos bago ako huminto, kumuha ako ng lisensya ng Japan. Wale, pinaghirapan ko talaga yun. Diyos ko Lord, alam mo naman ang talino ko. Wala lang. Hirap talaga ako dun sa exam A1. Pero sa awa ng Diyos, nakapasa din. Yun po, si-share ko lang yun na hindi naman porket ambisyosa ka ay manghutot ka na lang para makamit yung mga pangarap mo. Hindi. Okay lang yun. Kahit okay lang yun, ambisyosa ka, basta masipag ka at yun lang, masipag ka. Magtitiwala ka lang. Lagi mag-pray ka lang na bigyan ka ng maganda pangatawan para patupad mo yung lahat ng mga pangarap mo. Huwag kang mangarap na kanganga ka lang. Siyempre, dapat kikilos ka. Kaya yun, natupad naman yung mga pangarap ko. Nang maliliit lang naman. Siyempre, lahat ng gusto mo yumaman. Pero wala eh. Sakto lang yung binigay sa akin ng Lord. Yung mga pinaghihirapan ko lang talaga. Kaya thankful din ako kasi marami din naman nag-Japan na wala rin napuntahan yung mga pera nila. Dati na ang dami-dami nilang pera, parang wala din. Marami din akong mga friend na ganun. Kahit pa paano ako meron, may napupuntahan naman. So thankful din ako. At yun, kahit walang nabibigay sa akin. So, ayan po, guys. I-share ko lang po yung aking mga karanasan.
Kaya kung bakit ang laki ng muscle ko, nag-work kasi ako sa construction na super bigat. At syempre, pero that time, ganda-ganda ng katawan ko ha. Puta, meron nga akong, ewan ko sino nakikita sa Friendster ko. Hindi naman ako nahayang, ano ba yun? Basta ang ganda ng katawan ko dati. Lalo na sa ano, nung nag-construction nga ako, grabe yung abs ko. Kasi lang, mamuscle yun lang. Pero wala akong mga taba-taba. O hindi ngayon, taba, medyo mataba na ako eh. Tumaba na talaga ako, Diyos ko Lord. Ayoko tumaba. Ang sikit na ng kakantan ko. Pero, nagtatry pa rin akong pumayat. Kahit pa paano, ayoko naman sobrang taba. Mahirap na. So, ayan po guys. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Hit the bell button din, silik all, para update ka lagi sa aking mga videos. Salamat po sa support. Lagi kayo nandyan. Kahit kunti man lang kayo, masayang-masaya po ako. Thank you so much. Thank you po. Mataaw ne. See you next video. Bye.